since I'm now starting to print si Blue Dragon, so ito na naman panibagong journey na naman to kay Lola. But this is a bit harder for me. A bit easier and a bit harder kasi lahat ng parts nito walang kasamang support. So I'll be the one, ako mismo yung maglalagay ng mga support sa kanya. Tapos, pag mali, ulit, ganun ang mangyayari. Gusto ko kasing i-challenge yung sarili ko na matutong maglagay ng mga support sa aking mga piniprint. Eh, kasi dati asa ako sa support na nilalagay ng mga, ano, ng mga uploader sa Thingiverse. Ngayon, gusto ko, I'll be the one to put support na. So, wish me luck for this very arduous journey again na sobra talagang hirap ang gagawin ko. Ito ang ulo na to, nilagyan ko to ng support. This is my personal way of putting it. Na medyo makakatipid ako ng plastic for the support. Hachiko, no, no, no! Ay, nako! Wait lang mga guys, ang aking aso ay nagpipi. Okay, bye-bye. Okay guys, yung nakikita ninyo, neck part na yan. Kasi Lola already succeeded in printing the head. Yan. Kakaiba siya, no? Compare natin siya kay Pink, ha? Kasi lalaki siya, eh. Ayan, no? Mas kakaiba yung sungay niya. Tapos, ang dami niyang tusok-tusok doon, no? As compare kay Pink na wala masyado, ito lang ang outer layer na to ng tusok. Siya, hindi, ang dami niyang tusok, oh. Diba? Tapos kakaiba yung nose niya, lalaki yung lalaki. Compare mo kay Pink na ano. Tapos meron siyang parang, ayan mga ano dito, tusok. Tapos may tusok din siya doon. Si Pink wala. Ito o, oh, ayan o. Oh. May tusok pa siya dito sa dalawa sa ano. Yan, di ba? Ayan, ito yung pinaka neck area niya. 11 pieces din to. Hindi ko alam kung anong meron ito. Pangit ang printing. Naasar ko. Pero okay naman yung outer shell niya, kaya hindi na rin mahalata. Anyway, mag-a-adjust na naman ako ng Cura setting ko. Naasar ko doon sa nozzle na bago. Parang gusto kong palitan at ibalik yung luma. Kaya lang, I'll give it another shot. Titingnan natin kung makukuha sa Cura setting. Pag hindi, palitan ko na lang yung nozzle. Anyway guys, sige, balikan ko kayo ulit. And this is printing the Blue Dragon. Okay guys, kanina akala ko ang pangit ng pagkakaprint kasi kita nyo baku-baku yung pinaka-level sa ibabaw. Although marami nga talaga siyang stringing pero okay lang yan. Hindi naman affected eh. Pero tuwan-tuwa ako guys nung nalaman kong tingnan nyo oh. May kaliskis siya. Kaya pala yung print nung pinaka-ibabaw niya baku-baku. Hindi pala baku-baku yung kaliskis pala yun. Oh my gosh, this one is beautiful. Diba? Kumakaliskis ang peg niya. Ayan o. May scales. Kaya pala ito, baku-baku. Diba? Anyway, maganda rin yung connection niya kasi tingin nyo butas o. Oh. Si Pink kasi walang ganyan. Hindi butas na ganyan yung kay Pink. So, ibig sabihin, I can put something sa gitna para mag-stay in place. Anyway, excited akong buuin tong neck area na to. Then, I'm doing another part. Siguro, unahin ko yung body. Kasi, inanuhan ko na siya ngayon eh. Tawag nito, tineknikan ko na kung paano ko maaalala ko ano yung mga na-print ko. Kasi, malilimutin ang lalabay. I started from the head. And then, sumunod yung neck. And then, body. And then, tail. Parang ganun ang ginawa ko. Then, yung mga extremities niya na. Anyway, guys, balikan ko kayo ulit. Okay guys, this is becoming easier for Lola na kasi may experience na ako sa pag-print ng dragon. Ito yung mga rim niya and ito yung nabuo. Wow, ang ganda ng scales niya. Oh. May scales pattern siya. Grabe, ang ganda niya. Diba? Pati yung up until dun sa mga tinik-tinik niya, may scales pa rin siya. Pero it needs more cleaning. Linisan ko to. Pagka medyo wala akong ginagawa. Magugupit pa kasi ako eh. Linis-linis ako. Kala ko kanina, Diyos ko, palpak ako kasi ang gaspang-gaspang nung rim na to.
yung pala yung scales ngayon, tuwan-tuwa ako. Grabe. Then this part, yung mga body niya na yan, sana okay na rin siya mamaya-maya. Mga 11 hours kasi yan. Oh, napaka-tedious. But anyway, ganun talaga. Anyway, balikan ko kayo. Okay guys, natapos din natin ang ating body parts. Hindi yan guys sira ah. Talagang may scales siya eh. Yan, may admittedly may strings pero nasapot lang, hindi naman naapektuhan yung mga skins or what. At saka yung string, napapansin ko kumakapit doon sa mga support, hindi doon sa main print, nasa support siya. At saka pagdating dito sa mga head na to, meron din ng konti pero not so much. Ngayon eto, tapos na, and then I'll be printing the tail part na. Okay, balikan ko ulit kayo for the blue dragon, okay? Ay, nako guys, talaga pag kami na malas-malas ka, bad bedding. Alam nyo, meron akong issue sa bedding eh. Hindi ko malaman kung magandang mag-bedding na warm na siya o mas maganda na cool siya. Kasi tignan nyo nangyari oh. Pag nakikita nyo yung ganito na nangyayari, yung tipo bang hindi flatten yung plastic at parang nagtitread sa bed, ibig sabihin bad bedding na yan. Huwag nyo nang ituloy yan bago pa masayang yung filament nyo. Ito, ang dami ko nang nasayang. Hindi ko kasi kagad nakita. Kumain kasi kami ni ate. Kaya ayan. No. Pagka nakita nyo yung ganyan, hindi dikit-dikit, bad bedding na yan. Ibig sabihin huwag nyo na itutuloy. Hindi dumikit sa bed. Pag tinuloy-tuloy nyo pa rin yan, eventually yung print nyo matatanggal. Dapat ganun. Yung parang, ayan, yung parang tunaw na tunaw siya. Tapos, actually, bad bedding din nga ito eh. Pero mas maganda na ito kaysa kanina, kaysa dito. Ayan o. Oh. Ito parang hibla pa rin yung ano eh. Ayan o. Oh. Hindi siya nag-flat sa bedding. Hindi niya na-spread maigi yung filament sa bedding. Kaya nagkaganto to. Compare nyo ngayon doon, ayan, spread na yung filament. So, dikit na yan sa bedding. So, diretso na to. This is, again, the tail part. Kaya ko lang medyo pinakita sa inyo is, para makita nyo yung journey ng Lola sa 3D printing. Para at least may idea kayo kung mangyayari din sa inyo, kung anong mga dapat ninyong gawin. This one is already good na. Tingnan nyo, may blending na. Oh. Hindi na yung parang filament pa rin na parang mahaba-haba. Compare nyo ulit ah. Look at this. Oh, ayun oh. Parang ano pa rin to. Makikita nyo, ayan oh. May hiwa-hiwalay pa rin. And look at that. Ayan. This is correct. Ito na yung tama. Ayan. So guys ha, pag magpiprint kayo, remember, bad bedding na kaagad yan. Huwag nyo nang ituloy. Stop nyo na. Never mind na yung filament na nasayang. Huwag na kayong manghinayang. Kasi ganun din. Tataas yun, lalaki yun, tapos matatanggal din yun. Hindi kasi nakatikit sa bedding yun. Okay? Thank you. Mamaya naman ulit. Ay, naku, pinaiiyak ako nitong blue dragon na to. Kanina, bad bedding. Ngayon naman, may ano yung nozzles natin, may para na yung nozzle natin. So, subukan kong gawa ng paraan. Pag di ko magawa ng paraan, baklas na naman ako lahat. Anyway, balikan ko kayo. Hello! Napakaswerte ng Lola. Luckily, gumana naman yung technique na para matanggal yung bara nang hindi ka na nagbabaklas. So, ganito yun guys ha. You go here, and then you set, you go to prepare. Tapos, piliin yung ano, heat PLA or prepare PLA. Then, magsiset yun to 185. I spoke too soon ata. Nagbabara na naman. Oh my God. But anyway, 185 and then pagka nag-set na siya sa 185, just press change filament or change filament. Tapos ihatak niya yung filament. Tapos pagtapos niya ihatak yung filament, taas ka niya na mag-insert ka ng filament. O di i-push mo lang ulit yun. Insert naman niya ulit yung filament. Kaso mag-extrude siya ng mga bara. Tatanggalin niya na yung mga bara. Ibig sabihin, lalabas sa nozzles yung mga pinara na mga excess na material. Ayun ang ginawa ko. Mukhang gumana naman. Kaya lang, I think I spoke too soon. Sana huwag naman na. Kasi kung hindi, baklas talaga na naman ako. Bakla na nga ang Lola. Baklas pa ang gagawin ko. Oh my gosh.
Anyway, ganito talaga guys sa 3D printing. Pagka loose ang bed mo, pag masyadong hindi mahigpit yung kapit niya sa nozzles, hindi kumakapit ang ano, hindi kumakapit ang filament. Ayun, nagmumulmol, natatanggal yung print natin sa bed. Pag sobrang higpit naman yung bed mo sa nozzles, pag sobrang masikip naman yung kapit niyang ganon, nagbabara naman yung nozzle. Ay, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga-baga, ang gusto niya yung sakto lang. Yun lang, yun lang ang gusto niya. Ayaw niya lang may chuba-churba. Pero I guess mukhang maganda na to ngayon at mukhang hindi na ako magbabara. Sana hindi na ako magbabara. Anyway, guys, balikan ko kayo. Muntik akong maano kanina, maka-copyright claim. Ininspect ko yung video. Buti na lang hindi naririnig yung song. Kasi may nagpapatugtog pala ate ko. Hindi ko alam na nagbi-video ako. Eh, laging may copyright claim yung mga ganun eh. Anyway, I can always mute. Kaya alam, mamimute din yung boses ko. Yun yung pinaka-disadvantage yun. Hindi ko maisasabi sa inyo kung ano yung nangyayari na sa print na to. Anyway, pagtapos itong print na to, medyo pahinga na ako sa print journey muna eh. Unless na makakita ako ng mga print items na talagang sobrang napakaganda. Pero ang next journey ng Lola sa 3D printing is about coloring your prints. So, yan. Magpa-practice ang Lola niyan. Aaraling kong magkulay. Ay, Diyos ko. O, paano kayo? I'll be using acrylic paint. Habang inaantay ko to kung barado o hindi, magkwentuhan muna tayo. I'll be using acrylic paint kasi tinuro sa akin ni Madam Cez Morales. Ay, naku, napakagaling magpainting noon. Naku, Diyos ko, raketerang babae. Pagkakailangan nyo ng mga painting needs ninyo, ay nako, kontakin nyo lang Access. Access ang kaya, pangalan ng kanyang store. Tapos siya si Cez Morales, as in C-E-Z. Yan. Makikita nyo naman eh, kasi nasa profile naman niya, yung sa FB profile naman niya yung mga gawain niya. Kaya makikita nyo sa pag may mga wedding kayo, yun. Siyang tawagin nyo, yung mga lettering sa, alam mo yung pagka yung may mga, di ba yung mga, sa mga entrance, di ba, may mga lettering, tapos magpipirma yung mga guests, ganun, di ba, yun, yung mga forte niya, ang gagaling na mga lettering siya, may mga flowery something. Anyway, guys, mukhang okay naman na to. Mukhang hindi naman na magbabara, naawa sa akin, kasi magbabara yan, tumutunog-tunog na ito, tok, 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 gumaganon-ganon na yan. Wala. Anyway, masaya na lang, Lola. Balikan ko kayo, ha? Kasi medyo may palpak ako ditong nakita kasi yung isang tinik, manipis. So, ang ginawa ko, pinapakapal ko siya ngayon ng Magic of Mighty Band. Ayan. So, hindi ko muna siya kinabit doon sa isa. Tapos, another palpak ko, ha? Another palpak. Pakita ko sa inyo. I'll be honest about this. Ito. Ayan. Naputol to. Hindi kasi ito reinforce print eh. Ibig sabihin, kasi natural na kaganyan lang siyang print, diba? Natural, ikot lang ng ganun yung tao nito, yung nozzle. So, yung slicing niya, pa ganun. Unlike yung isa kong kay Pink, nakaganyan yung ano, yung support niya, nakaano. So, yung slicing niya, pahaba, pa ganun. So, talagang well-supported yung ganito. Hindi talaga mapuputol. But anyway, the magic of Mighty Band na naman yung do exist. At very helpful ang Mighty Band pagdating sa 3D printing. Kasi nagbe-blending siya sa filament, guys. So, anytime na mangailangan kayo na may mga naputol kayong 3D print, or may nangangailangan kayo na medyo pangit yung 3D print nyo, tapos kailangan yung bawasan, tapos ng malaki para para mabawasan nyo pala siya, para maikote nyo siya ng tama, turo kakailangan nyo yung dagdagan yung print. Tapos, pag natuyo na, tsaka nyo siya babawasan sa tamang korte. O, diba? Ganun lang yung mga tricks ng Lola. Anyway, para at least sinabi ko rin sa inyo, para aware din kayo na pwede pala yun. Kasi nagbe-blending ang Mighty Band. O kaya yung mga shoe glue, ito nga lang gamit ko. Ayoko nga Mighty Band. Kasi syadong tapang tsaka dikit kagad. Ito lang gamit ko yung China-China lang. Oh. Pero guys, ang galing. Kaya niyan mag-blend sa filament, sa PLA filaments. Hindi ko alam kung bakit, pero nabiblend niya. Kaya nga lang, patience ha, is a virtue. Talagang antayin yung matuyo ng todo bago nyo galawin. Okay guys, salamat! May tricks and tips na naman ng Lola sa inyo sa 3D printing. Okay. Okay guys, this is a very, very, very nice na balita. Nawala yung stringing niya.
So I did well sa cura, sa setting ng retraction. Ang ingay ng motor. Sa setting ng retraction, I set the setting from, sinagad ko sa 9 yung retraction, and then sinet ko yung speed ng retraction niya sa 40, and look, yan yung hiyang ng bagong nozzle. So guys, pag magpiprinting kayo, I guess it's a trial and error eh. Talagang kahit anong bagay lang yung baguhin nyo sa kanya. For example, yung nozzle, yung ganito, yung ganyan, yung ganito, yung pinaka-fan niya. So, magtitimpla kayo talaga sa ano, sa slicer nyo eh. Doon talaga sa slicer nyo dadalihin kung paano mawawala yung ganito, yung ganyan. And then, pag nagpalit kayo, ganun na naman. Hanapin nyo ulit yung hiyang doon sa pinaka-nozzles nyo. Ganun ang ganun lagi yon, wala tayong magagawa. And then yung kanina yun, sabi ko sa inyo, yung sa bed ko is, hindi ko alam kung mas magandang mag-bed leveling ng malamig siya or mag-bed leveling ng mainit siya. Kita nyo nung nag-bed leveling ako nung uminit siya bago pa siya lumamig, kita nyo ang ganda na. Pero nung kanina, nung nag-start ako, nung nag-bed leveling ako nung malamig siya tapos uminit siya for the printing, kita nyo nag-loose, diba? Pero hindi ko minsan, ano kasi ginagawa ko na lang minsan, pine-prepare ko na lang yung bed. Punta kayo doon sa, punta kayo dito sa, hindi ko kasi magagalaw na, punta kayo sa menu, sa, doon sa, nakalimutan ng lola. Basta meron doong temperature ng bed, ng nozzles, ng ganyan. So yung bed, sineset ko siya madalas sa 40. Then, tsaka ako magbe-bed leveling. At least, konti na lang idadagdag 60 kasi yung temperature ng bed ko eh. Kagka kasi nag-start ka sa malamig, tapos uminit, nagbabago na naman siya eh. Okay na yung bed leveling mo nung malamig siya eh. Pero pag nag-set ka na ng temperature niya, tapos nag-rise na yung temperature niya, wala na. Palpak na naman yung bed leveling mo. Diba? Ganun talaga. So, hindi ko alam. Ayun, dun sa, diba, pinutin mo yung knob, makikita mo control. Yun, dun sa control, meron doong menu na temperature. Dun sa temperature, select mo yung bed, tapos ilagay mo yung temperature ng bed sa 40 or 50 bago ka mag-bed leveling. Kasi nga, madalas, kapag nag-start ka sa malamig pa, tapos uminit siya, nagbabago eh. Hindi talaga stable. Unless lang siguro kung may gawin tayong modification. Pero ayoko na gumawa ng mga modification. Parang nasa, parang hindi, wala na akong tiwala na, wala akong tiwala na aasahan ko yung, kung ano man yung spring na yan, kung ano man yung parang, yung gumaganon na nabibili, 1,000 plus yun eh. Parang instead na asahan ko yon, parang I do prefer na, ako yung mismo yung magbe-bed leveling na lang. Kasi at least kahit papano, may tiwala ako. Hindi kagaya yung gumagano, kaya yung spring tapos nag-fail pa, parang kakasama naman ng loob. At least kung mag-fail man yung bed leveling ko, at least ako lang yung may fault, di ba? Hindi yung gumastos ka na nga, tapos ine-expect mo na mag-work siya ng well, tapos ganun din pala, magbe-bed leveling ka rin. Huwag na bumili noon, mag-bed leveling na lang, mag-bed leveling kada gagawa. Basta as long as yung first print, tignan nyo kaagad. Pagka pumapal yan na yung first print, huwag nyo na ituloy. Tanggalin nyo na lahat. Tapos, another bed leveling na lang kayo. Kahit nasabi na natin itest mo pa yung may na gano'n, yung bed leveling test, minsan pag uminit siya, iba na naman eh. Kaya, mas maganda pa rin talaga na on the spot, huwag ka na mag-testing. Sige, go ka na lang ng go. Kasi yun naman talaga eh. Wala naman tayo magagawa. Anyway, pagka naman nakilala mo na yung printer mo, katulad ko, kilala ko na yung printer ko. Kaya lang nagkamali lang talaga ako kanina kasi nagmadali talaga ako. Kaya yung bed leveling ko hindi maganda. Ako kilala ko na tong printer ko eh. Bati na kami. So, any bed leveling na kayang-kaya ko na talaga, in 2 minutes or 3 minutes, tapos ko ng isang bed leveling, salang na kagad eh. Kanina kasi niyaya ko ni ating kumain, kaya medyo may nadali ko yung pagsalang.
And alam niyo, mamainit ang ulo no kapag hindi ako. Basta yun na yun. Oh, tapos ngayon eto okay na. Dire-diretso na ang printing nito. Naayos ko na rin yung stringing. As you can see, wala na siyang stringing. Hindi sira yung mga ano yan, yan yung kaliskis niya. Baka nakakalimutan niyo na naman ha. Hindi sira yan. Hindi siya talaga makinis. May kaliskis siya talaga. Anyway, oh, sige, balikan ko kayo ulit pag natapos to. Guys, may papakita lang ako sa inyo. Ang galing-galing nung setup nitong piniprint ko ngayong kakaiba. Naku, baka kumukulo na yung tiyak ko. Mainit na siya. Okay. May tiyak kasi ako eh. Ayan o, nagtiyak ako paggabi. Guys, pwede siya lagyan ng tali sa gitna. Ang galing. Ayan o. So, pagka hinigpitan ko tong tali na to sa gitna, isang kamay ko kasi nasa camera, madali kong kontrolin yung leeg niya na itataas-taas ko kasi kaysa yung walang tali, ayan o, na itataas yung leeg. Kaysa yung walang tali, tingnan yung tatanggali o. Lay-lay kasi yung hirap. Kaya siguro yun talaga yung purpose niya. May tali siya sa gitna dapat. Ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng spring sa gitna na may tali. Para at least, di ba, may tension talaga. Tapos yung hindi masyadong yung string, nylon string kasi yung gagamitin ko, hindi masyadong madaling maputol, magtatagal talaga kasi may spring eh, diba? Anyway guys, etong isa wala, hindi ko pwede lagyan ng tali si Pink. So ang technique naman na gagawin ko sa kanya is yung pinaka kasi may bola yun eh, tapos yung socket lalagyan ko naman ng silicone. Pag natuyo na, tsaka ko iikutin. At least, kakapit na ngayon yung ball. Kasi may silicone siyang feeling eh. Pero at least, pag inikot-ikot ko siya, hindi naman sasama yung silicone eh. Yung pinaka-ball lang yung iikot doon eh. Yun na lang ang gagawin ko. Ang technique dyan guys, ganito. I-silicone nyo yung pinaka-sakit sa loob. Pag ikakabago nyo isok-sok yung ball, yung pinaka-ball nga, yung pinaka... Diba, ito yung sakit. Ito yung... Ang hirap mag-explain ng camera eh. Basay na yon. Teka sandali, meron akong sample. Asan ba sample ko? Basta ganun yan, bago nyo, lagyan nyo muna ng silicone yung pinakasakit. Ngayon yung ball, lagyan nyo ng oil bago nyo isok-sok. Para ang didikit lang yung silicone na nandoon sa sakit. Yung ball, kapag ba, tuyo na yung silicone, pwede nyo na siyang igalaw-galaw. O di, mahigpit na siya, nakafix na siya in place. Tapos, ano kasi ngayon, medyo lumalaylay din siya. O, tingnan nyo, o. Ay, masyado na siyang lumuwang ng kakalaro ko kasi. Ayun yung pinaka-ball niya. Itong mga paa hindi ko nalalagyan. Ay, natanggal pa yung paa. Anyway, madali lang naman eh, kabit-kabit. Kaya lang kasi nakakaasar minsan yung pag kinakarga mo tapos nilalaro-laro mo tapos namumulot ka ng mga parts niya. Pero yung paa na yun, gagawin ko rin ng paraan yan eh. Baka gawin ko rin silicone yan. Kasi talaga madaling matanggal yung mga paa. Tsaka yung maliliit na parts niya, nagawan ko na to ng paraan, tumadali rin, hindi na to natatanggal. Kahit pagpag ko, yung buong paa naman ngayon ang natatanggal. So, gawan ko rin ng paraan yan. But anyway guys, itong si Dragon naman na to, hindi madaling matanggal yung mga socket niya, tsaka yung ball niya. Ang problema ko naman dito is laylay. Ang luang-luang. Ito, di ba nakakatayo? Nakakatayo yung ulo nito, di ba? Ayan, nakakatayo. Ito, kung hindi mo pa siya lalagyan... Kunin mo siya lalagyan ng string sa gitna. Alay! Ayan, o laylay. Para kang may daladalang ewan. Yung buntot niya, ganun eh. Dapat sa buntot lang eh. Pero ito, buo eh. Laylay talaga. So, obligado, lalagyan mo talaga siya ng string sa gitna. Ayan. Okay? Sige, babalikan ko ulit kayo. Ay, natutulog na ang mga pet ko ulit. Tulog na tulog si Peter. Oh, nako. Balikan ko kayo ulit pagka medyo nabuo na to. This is the tail part. And then after nito, gagawin ko na yung mga arms at saka legs niya. Okay, balikan ko kayo guys. Hi guys, good morning pa. Gising lang ng lola. So, ito na tumambad sa akin. Napakagandang set ng tail part, di ba? Perfect yung tail part na to. Oh, ganda-ganda. Diba? And then, ang linis-linis ng pagkakaprint niya. May konti lang na isang piraso lang. Ayun, isang piraso lang. Madali naman tanggalin. Ayun. So, maganda na naman yung setup ko. Nahiyangan na naman ang nozzle ko. Yung setup ko sa Cura. Ito, yan. So, doon na tayo pupunta ngayon sa mga arms and legs. Tapos na naman si Blue Dragon. I-set up ko muna to, i-set up ko muna tong set na to,
ikabit ko na sa kanya, lagyan ko na ng string sa gitna, and then po na-dry sa arms and legs, ha? Okay, thank you. Bye-bye. Balikan ko muna ulit kayo. Okay, mga po, sobrang na-improve ko na yung ano, medyo nakuha ko yung setup natin sa Cura. Wala na siyang stringing, napakakinis na niya. Ay, hindi pala ito makinis, makaliskis pala ito. Ibig sabihin, mas okay na yung print niya. So, eto na yung mga paa niya, mga hita. Yan. Mamaya-maya yung mga kamay naman, tsaka mga braso. Oh, ang busi! Busi si i-print. Isa-isa. Diyos ko dahil. Bago ko ma-i-print yung isang set, ang dami-dami ko muna chine-check na mga kung ano-ano para ma-i-print lang. Kasi nilalagyan ko ng mga gandang mga support at saka yung para yung print niya is para matibay ba. Tulad niyang paa na yan, ang liit-liit na yan eh. Kailangan medyo maganda ang pagkakaprint niyan. Tiyagaan lang talaga. After ng Blue Dragon, Chinese Dragon naman yung ipiprint ko. Okay na siya, nadaan sa Cura. So, hindi na ako magpapalit ng ano, nozzles. Okay na yan. Mabait naman na siya sa akin. E, tingnan nyo. Pulido yan. Napakakinis. Ah, hindi. Makaliskis nga pala siya. Yeah. Anyway, guys. Antayin natin ito matapos, ha? Bubuoyin ko to. Naku, may mga dapat pa akong gawin kasi ang lambot-lambot. Tingnan nyo naman, oh. Paano tatayo yan? Nilembot-lembot siya. teteknikan ko. Ang lembot-lembot. Parang patay na patay. Teteknikan ko to sa pamamagitan nitong taling ito. Ayan, no? Nilagyan ko na siya ng tali. Buti na lang kamot. May butas yung ano niya from head up until dito sa dulo ng buntot. May butas yung gitna. Kaya magagawan ko pa siya ng paraan. Kung hindi, naku, ang lambot-lambot ng ano nyo, dragon nyo, nangihina, patay na. Hindi kagaya nito ni Pink, nakakataas siya ng ulo. Ito hindi, patay, gising ang baby ko. Oh, di ba? Hi, Peter. Oh, hi. Yes. Hello. Look at this. Do you like this? Oh, you like this? Oh, look at that, look at that, look. This one? Oh. Anyway, guys, balikan ko kayo pagka natapos ko ng i-print, ha? Okay, bye. Okay, katatapos lang niya. Ganda. May ilang string lang. Ayun, isa lang. String. Ay, ito pa pala. Pero konti lang yan. Kumpara sa ano, tsaka medyo nasira lang ito. Bakit kaya? Pero maganda naman, makinis naman. Siguro may sumabit lang na filament. Anyway. So, kasi naiipunan sa gilid ng filament eh. May konting mga stringing pa. Pero napaka ano lang yan, minimal lang yan. Hindi naman makaka-apekto sa print yan. So, ang ganda-ganda niya. Let's go to the arms na. Para matapos na. Then, finally, yung wings. And then, bubuoyin ko na siya. So, magkakapaan na si Blue Dragon. Anyway. Ay, tulog siya eh. Sige. Saka na lang. Sige. Balikan ko kayo, ha, mga apo. Mamaya ulit. Okay, I'm now starting with the wing part. And luckily, I just finished this one. It's so cute. It's the arm. It's the eyes. But I'm going to change the eyes. And then, it's supposed to be the hands. Or the 4 feet. 4 feet. Or back legs. No. This is the front leg. Okay. Then there's the tongue and then the claw. This is the tongue. And then this is the jaw. Okay. Now, I'm going to build this one and wait for a while. And then I'm going to show you. Ay, English era lola ngayon. Okay. Wait a minute. Balikan ko kayo, guys. So, buuin ko muna ito. So, matutuwa na si Blue Dragon, nakatayo na siya. I did something good na napatigas ko siya. Lola did something nice inside. Actually, nilagyan ko lang ng tali sa loob kasi nigpitan ko yung lagay ng tali. Kasi meron naman siyang butas all throughout the body. Kaya, ayun,
Doon sa dulong yon nilagyan ko na Mighty Band yung pinakatali. Ayun, nakakatayo na siya. Tumigas-tigas yung kanyang mga limbs. Ay, hindi limbs. Katawan pala, body. Yan. See? And then, ang ginamit kong tali is nylon na talagang napaka, ano, dinoble ko pa. Ayan. Kaya napakatibay niyan. Mas matibay pa siya ngayon kaysa kay Pink. Ko, oh, naman si Pink. I have to print the leg, ano yung mga, ano niya ulit, mga paws at saka yung feet niya. Kasi, hindi siya kasing ganda ng pagkakagawa ng kay Blue. Ay, naku, may dumapong kalapati dito sa area namin. I'm taking good care of him. Kaya lang, bukas baka pakawalan ko na siya pag lumakas-lakas na siya para makabalik siya sa family niya ulit. Unless otherwise ayaw niya lang bumalik at gusto niya na kay Lola and then I will own him. Anyway, paano nga ba malalaman kung lalaki o babae ang nagkalapate? But siguro medyo kinarera siya tapos na nahimatay, nagutom, parang ganun. Anyway guys, balikan ko kayo. Ay naku, naku. Sa lahat ata ng parts na sa parts niya, sa lahat-lahat ng parts sa printing ko dito kay Blue Dragon, ito ang pinakamatagal. Alam niyo kung para saan yan? Ito yan. Ayan. Makita niyo yung mga buto na yan. Kala niyo single na buto yan? Hindi, tatlong hati yan, bawat isa. Tapos may problema pa ako. Kasi kailangan na gawin kagad yung pinakatela niya. Kasi without the tela, hindi siya pwede buuin. Kasi kung mapapansin niyo, may in-between siya, di ba? Actually, magkahiwalay yung dalawang bones. Hati sa gitna. Iipit nyo yung telang pakpak in between those bones. Ngayon, may pattern naman siyang available. May provided na pattern naman doon sa pinakatela. Kaya lang, ang problema, ang hirap-hirap naman agad-agad humanap ng tela. Eh, hindi ko din naman siya pwedeng buuin agad nang hindi ko iniipitan ng tela. So, ngayon, as of now, naghahanap ako kung anong tela pa ang gagamitin ko dito para mabuo na agad yung pakpak. Kasi malapit-lapit na itong matapos eh. Although may isang set pa ako ng ganito, na napakatagal na naman. Ilang hours ba? Tingnan nga natin. Okay, that will be 10 hours na naman yung isang set. Oh my gulay. Ay, kainip. Diyos ko day. Anyway, ano, sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang nilaga. Ngayon, in this time, kung walang tiyaga, walang pakpak. Anyway, balikan ko kayo guys. Pero ayan na siya, ang ganda-ganda niya na guys. Review ko lang ha. Ito si Pink. Si Pink, gagawan ko ulit ng paa. Kasi, ay nako, isa pa tong Pink na to. Ang palpak ng paggagawa ng paa niya. Yung connection ng feet niya is hindi ganun maganda. Kaya gagawin ko siya na napakatibay na paa. Anyway, hindi siya pangit. Maganda rin siya. May laban din siya kay Pink. Kaya lalaki siya. Tapos look at the tail. Tsaka maganda yung, alam nyo, maganda ang build nito ni Blue. If you want to try printing this one, I would highly recommend na i-print nyo tong si Blue kaysa kay Pink. Kasi si Pink, yung mga joints niya medyo hindi pa ganun ka-perfect. Pero maganda si Pink kasi mas cute siya kaysa kay Blue. Pero mas magandang i-print si Blue kasi yung mga joints niya perfectly made na. Hindi na yung nagtatanggal-tanggalan. Si Pink kasi medyo brittle pa siya. Sa bagay, babae naman siya. So, medyo talagang mas feminine talaga siya kahit sa mga pagkakagawa. But sa mga paa, okay lang naman eh. Tsaka itong leg na to. Kaya hindi siya pwedeng malagyan ng tali sa gitna. Unlike katulad nito ni Blue, may tali yan talaga doon sa gitna. Hanggang doon sa buntot. Kaya kita nyo, nasi-shape-shape ko yung buntot niya. Oh. Naiaangat ko, nagaganon ko. Kasi sumusunod sa galaw ng tali. Kaya may hinigpitan ko kasi yung tali. Anyway guys, balikan kayo ulit ni Lola. Pung patapos na tong pakpak na to at hirap na ako. Okay, tiyagaan talaga. Nako, tapos pinipresyohan pa to sa akin. Magkano lang pinipresyo, masaya. Ang hirap-hirap gawin. Okay, next video siguro tapos na to. Okay, bye-bye. Ay, tingnan nyo mga apo. Grabe. Nakita nyo lahat yan. Lahat. May ultima yung mga... Hello, baby! Hello! Oh, yes! Yes, good morning! Later, ha? Mama is doing his job. His vlog. Whatever. Ha? Hello! Okay.
nakita niyo to, guys, itong mga parts na to, guys, may gulay, pakpak niya lang yan. Ay, nako, okay. Nako, Diyos ko, talagang ginugula ako ng aking baby. Okay, pakpak niya lang yan, bes. Diyos ko, ang hirap-hirap. Apakarami ko pang bubuo, and besides, hindi siya pwedeng buuin unless i-print ko yung pinaka-guide ng wings niya na yung parang pinaka, ano yun, yung parang pinaka, di ba, skeleton lang. Oh, yes, baby! Guys, ginugulo niya ako. Pasensya na, ha? Yes, baby. Oh. Okay, no more. Okay, hindi ko siya pwedeng buuin unless buuin ko yung pinaka-skin nung pakpak niya. So, napakahirap, guys. Kaya, mas tedious itong si Blue kaysa dito kay Pink. Actually, mas marami siya sobrang parts. Pero lahat ng parts niya, guys, ano, na pwede mo siyang, ano, tibayan. May implement siya, may mga butas siya na pwede siyang tibayan, pwede siya lagyan ng string sa gitna. Ang galing ni Blue. Actually, gusto ko ang design ni Blue. Ngayon, yung design ni Blue, i-a-adapt ko ngayon kay Pink. Kaya lang, hindi, temporarily, gagawin ko muna ng paraan. Pero, yung pinaka STL nito is, i-redesign ko, and then, i-a-adapt ko yung katulad ng kay Blue. Madali lang naman yun. Ako nang bahala doon. Para pag nakuha nyo ulit si Pink, katulad na siya ng design ni Blue. Anyway, guys, eto, ang dami-dami nito. Naluloka ako. Test na print ko na rin yung eyes niya. Kaya, ayan. Ay, nako. Yan, salamat naman. Tinigilan niya na ako. Okay, guys. Balikan ko kayo ulit. Guys, ayan na siya. Mga pakpak niya. Hindi ko maikabit. Kailangan ko nang bumili ng linen para gawing skin niya. Yung kalaki-laking pakpak niya. Parang gusto ko nilang tuloy i-adapt yung pakpak ni Pink sa kanya. Kasi pwede naman. It has the same groove. Pwede ko mag-print ng pakpak ni Pink na ganun. Tapos i-a-adapt ko dito kay Blue. Kasi parang hindi ko type yung pakpak ni Blue. Tingnan nyo, Parang hindi maganda. Parang, ewan ko pa. Tapos kakabit ko pa yung mga dulo-dulo niya. Parang, hindi ko type. Hindi ko type yung skin, yung ano lang pakpak niya. Ang ganda na sana nung katawan eh. Ang ganda na sana eh. Kaya lang, ba't ganun yung pakpak? So, ang gagawin ko guys is baguhin ko na lang. I-adapt ko na lang yung pakpak ni Pink. Kasi ang ganda ng pakpak ni Pink, simple. Pero, rock. Hindi siya ganun ka-tedious. Tingnan nyo naman to. May mga joints pa bawat isang ano. Tapos, ang dali-daling matanggal. Nakakaasar. Ano, tatabi ko na lang ito, tapos, o kaya, imaitiban ko na kaya ito. Basta, bahala na. Itatahi ko din tuloy. Kahanap pa ako ng pinaka-skin niya. Hindi ko alam kung paano ako makakahanap. Siguro sa online na lang. Tingnan, mga panyo na lang siguro tingnan ko. Ang laki. Sobra ng pakpak niya. Grabe. Tapos siguro, kailangan pa ng tahin ito. Pero gumawa na ako ng guide ng pakpak niya. Ito, so, ganyan siya kalaki yung pakpak niya. Tingnan mo naman. Ikumpara natin kay pakpak ni Pink, ha? Kasi si Pink, meron na rin akong ginawang guide just in case. Ayan. Ayan siya. Tingnan naman, oh. Laki talaga. Sorry. Ayan, oh. Laki-laki talaga ng pakpak ni, ano, ni Blue. At saka parang hindi ko nga masyadong type. Ikumpara nyo kay Pink. Ang ganda talaga. Form na form yung kay Pink, eh, oh. Diba ang ganda? Siya parang tanga. Articulated yung pakpak. Ganun talaga. Ay, ewan ko. Sige guys, balikan ko ulit kayo. Matatagal lang pa to bago may post tong video ng kay Blue. Anyway, thank you. Okay, mga apo. Medyo na-visit ang lola sa pakpak ni ano ni Blue. But, luckily. So, effective yung sinabi ko na i-a-adapt ko yung pakpak ni Pink. Maganda siya tingnan, no? Kasi kay Pink, tatlo lang yung pwedeng kabit na ganito. Tapos may extension siyang maliit. Pero kay Blue, pwede siyang ikabit yung apat. Ayan. So, nai-adapt ko yung pakpak.
pakpak ni Pink at mas bumagay pa. Tingnan niyo yung pakpak ni Pink, oh. Kasi yung kay Pink merong isa dito eh na mahaba din, tatlo doon sa taas. Yung sa kanya, apat ang kaya kong nailagay. So this is the final product ni Blue. Yalan, there's one problem. Ay, naku, gusto kong i-address kay Blue. Sobrang yung mga joints niya ang luluwang. Hindi siya makatayo. Nakakaasar. Hindi siya talaga makatayo. Pero ang kagandahan, ang sistema niya, is pag binubuhat mo siya, para siyang buhay. Kasi lumalaylay. Ay, pahiya ako. Pero maluwang talaga. Ayan, oh. Lumalaylay eh. Parang umaano siya sa, ayan, oh. Si Pink, hindi mo magaganyan eh. At the same time, di ba nilagyan ko siya ng tali sa gitna? Kaya umaangat na yung ulo. Pero ayan, oh. Eh, pero kailangan lang nga lang. Medyo i-stretch mo ito. Tapos pwede mo na siyang iangat. Ayan, kailangan talaga i-stretch mo siya ng todo. Hindi ko nga lang siya maitayo. Pero I have my ways. Alam niyo kung bakit? May tali siya eh. Ayan, pwede siyang talian. Actually, itong front na to, natalian ko na. Yung back, tinalian ko. Kaya lang, tinanggal ko ulit yung tali. Kasi, nung tinalian ko siya, masyado siyang humigpit to the point na lagi naman siyang nakatayo, nakaganyan. So, alam niyo guys, ang gagawin ko na lang is I will find something like yung flexible na wire na pwede kong itusok sa loob niyan para mapatayo ko naman siya. Kasi in leeg, wala naman problema. Hindi talaga siya tatayo eh. Ewan ko. Ayaw talaga siya tumamaya. Masyado siyang malambot yung joints niya. But anyway, maganda si Blue. Napakaganda ni Blue. The only thing is, lelembot-lembot siya. Lalaki pa naman siya. Nakakaasar. But anyway, madali lang naman siguro magawa ng paraan. Yan, sabi ko nga, ayan, pati yung sa wings niya, oh. Masyadong, yung, kasi maliliit yung socket, ay yung ball dun sa socket, yung socket medyo maluang. Pero controllable naman, the only thing is hindi ko siya talaga mapatayo. And then, unlike si Pink, ayan, nakakatayo siya. Kasi na-adjustable talaga yung legs niya. Kaya hindi ko na masyado nilalaro to eh, kasi baka lumuwang din eh. And then, nagawan ko na ng paraan na mai-adapt ko yung design ni Blue kay Pink. Nalagyan ko na rin ito ng tali sa gitna, kaya okay na rin yung ulo niya, hindi na rin bumabagsak. Ang ganda na, antika, sa pati yung buntot niya, hindi na natatanggal-tanggal. So, anyway, balik tayo kay Blue, since kay Blue naman na part ito. Ito, may tali na to sa gitna, kaya lang, I figured out na kapag ka, ifinold mo ng ganito yung buntot niya, natural, maglulus yung thread doon sa pinakagitna, to the point na, madaling bumagsak tuloy yung ulo. Pero pag in-stretch mo to na ganun, naka-stretch to, natural, mapupul na naman yung tali sa gitna niya to the point na ang ulo aangat na naman. So, ganun na nangyayari sa kanya. Kasi, nung nilagay ko, ayaw na nga eh. Nung nilagay ko kasi yung tali, naka-stretch siya. My bad, dapat pala binaluktot ko ng konti. But anyway, you can always replace the tali anytime. Kasi yung butas naman sa kanya, doon sa pinaka, yung pinaka ball niya, doon sa socket, diretso eh. Talagang sinadyang butasan lahat ng parts niya. May ultimo yung sa mga paa niya, butas yung parts niya. Kahit yung dito sa wing part, pwede ka rin maglagay ng tali. Kaya kahit ito, itong si Blue na to, pagpagpagpaging ko man to, hindi magkakalaglagan yung parts. Oo, madideform, madidisarrange, pero mababalik mo kasi hindi nakatali na siya eh. Itong legs na lang ang hindi ko natali mula dito hanggang dito. Mula dito hanggang sa body pala. Tinali ko lang siya mula dito hanggang dito sa lower leg. Kasi humihigpit siya eh kapag katinali ko. Pero bala ko itali siya, pero loose lang yung tali na gagawin ko sa kanya para hindi lang magkatanggal-tanggalan yung mga parts niya. Kasi nga, yung ball socket niya is maluwang talaga ang pagkakagawa. Unlike itong si Pink na masikip at saktong-sakto yung pagkakagawa. But anyway guys, this is my adventure sa ating Blue Dragon. Hopefully, you have fun na panoorin itong video na to. Medyo napahaba. I'm so sorry and I'm masyadong napahaba kasi alam nyo naman, masyadong tedious, masyadong mahirap gawin. Anyway, eto na ang resulta. Maganda naman siya. Kahit na medyo pineke ng lola ang pakpak, which is, ang pangit kasi nung pakpak niyang original. My gosh, trinay ko kaya. Ang pangit, sobrang ang pangit. Hindi ko type, parang tanga.
di maganda, eto ang ganda, oh, di ba? So kahit hindi ko lagyan ng linen 'yan, maporma pa rin. Yung pakpak niyang isa ang pangit, nakaganyan, no? Tapos basta ang pangit. Parang hindi bagay sa kanya kasi yung mga joints sobrang kakapal na to the point na talagang hindi talaga bagay sa kanya. So this is Lola's journey to print the blue dragon. Ayan, ang ganda-ganda, di ba? Oh, so I'll be printing other items ha, kaya lang baka na boring na kayo sa aking mga vlog tungkol sa 3D printer. But anyway, ito naman is our challenging prints. So I hope that you will learn something when you watch my video about these prints. Kasi yung journey ko na pwede nyong ma-experience if you are interested to print this blue dragon, which is you can also find in Thingiverse. And besides, at least pwede na kayong magkaroon ng idea at pwede nyong i-adapt yung wing ni Pink Dragon. Okay guys, so yun na ito na, pinaka-end ng journey natin kay Blue Dragon. And please subscribe to your Lola's channel. Huwag po natin pababayaan ang matandang Lola na kahit papano nag-e-enjoy. And I have my another video about this one. And this is the biggest ever print that I will do, na single out print na using my Ender 3 Pro printer. Ang taas niyan, hanggang dito yan. So, ini-intro ko lang sa inyo. And then, na-start ko na itong i-video itong from the start. And then, itong part na to na i-video ko na rin to. And you will find this next premiere, ipopost ko to kapag ka natapos ko na yung journey. For the meantime, this is the blue dragon printed sa Ender 3 printer, sa Ender 3 Pro printer ng Lola. Okay, maraming salamat mga apo!